Alright, so yun. Magandang araw, no? At welcome to Sarap Maglakbay TV. Ito po yung una naming vlog dito sa bagong channel. Ayan! Samahan nyo ang aming paglalakbay. Unang paglalakbay out abroad. Po ng 2 years, no? Ngayon lang ulit makapag-abroad, no? At yung iba pong video ng overseas travels namin andun sa isang channel ko, yung Neb Andro. So hanapin nyo na po rin. Meron doon Thailand, Kuala Lumpur, Malaysia, tsaka Hong Kong and Macau. So mainly ngayon, first time, umpisa natin itong Sarap Maglakbay TV sa Singapore. Kaya samahan nyo po, ito yung magiging budget friendly, no? DIY travel, magiging guide na rin ho kami paano kayo makakatipid, tsaka paano namin nakuha yung rate namin. Actually, ito pong flight namin, less lang 40k ang tansya ko. So after, magkakaroon po ng series ng vlogs yung breakdown po nasa huli. Kaya ikaw naman sabi. Kaya ayan, bye-bye nyo lang kami sa aming paglalakbay ngayon. So para malaman yung mga budget namin na DIY na gagawin namin yung papuntang Singapore. Ayan, so ngayon, kasama po sa budget yung travel tax, no, kung turista. So ngayon, papunta tayong travel tax. Yan po yung ating Naiya Terminal 3, no? Dumadami na yung mga flights ngayon. O ayan, bayad mo tayong travel tax. Thank you. Ayan, so mga turista, travel tax muna tayo. Hindi naman nagbago yung ano, no? Yung 1620 pa rin. 1620, yung huling pabanod ko rin sa ibang vlog. Oh, hindi naman nagbago kahit nung huli namin, bago pa mag-pandemic, 1620 na. So yun mga kabayan, ito na, pay your travel tax, doon tayo. Isa po ito sa, actually, isa po ito sa pinaka medyo mahal, no? Nababayaran nyo. Pero buti nga ngayon, wala nang mga ano, wala nang mga RT-PCR, di ba? Alright, so papunta na po tayo. Magbayad na tayo ng travel tax. Make sure rin po na siyempre naka-ready kayo sa mask. Ang airline po namin is AirAsia. Alas 9 yung flight. Sana maging maayos po yung panahon. So kasama po ito sa babudgetan nyo, lalo na sa mga first time magta-travel na ibang bansa, yung travel tax. Dito pala, medyo malayo na yung dati. Doon lang sa gilid yung bayaran, eh. Yes, tapos na ang travel tax. 1620 ang isa. Ayan, walang tao. Hindi ko alam bakit kami lang nandito. Yun nga eh. So, open na naman yung borders ngayon, no? Karamihan ng bansa. Pero pansin namin, konti lang yung international tourists. Yan, may mga papunta pa rin ngayon dito. So, ngayon, saan na tayo pupunta? Punta na tayong AirAsia. Tingnan na natin. Mag-check-in na tayo. Kailangan natin mag-check-in. Ayun. So inagaan namin kasi medyo ito mga kabayan, yung immigration, no, yung interview. Yun yung medyo pinagaandaan, no, lalo-lalo na natin. Maglalagay din po tayo ng separate video diyan. Mainly patunayan niyo lang, ho, na may babalikan kayo sa Pilipinas, no. Dalhin niyo kung employed kayo, yung company ID, certificate of employment. Mag-ready rin kayo ng bank statement, malay niyo, di ba? Basta ang logic na patunayan niyo, babalik po tayo. So pasok na tayo. So ito na po, at check-in na po kami, AirAsia flight. After po mabayaran yung travel tax, diretso na dito sa check-in. No? Tapos sikasin na natin yung immigration. Kaya mas maganda po kapag international flight, 3 to 4 hours early kayo, no, para anything na happens, marami pa kayong oras na nakaalat. Ayan, so abayan, balik tayo mamaya pag nandun na tayo sa immigration. So yun mga kasama, no, tapos na kaming mag-check-in. So ngayon, nag-fill up na kami ng immigration departure card. Tapos diretso na immigration. An hour later. Yan na. So yun, actually, wala pong masyadong tanong, no, yung immigration sa amin. Pero hindi po to para sa lahat, no? Yeah, parang ano, simple lang. Trabaho sa akin. Sa kanya wala talaga sa akin. Paring trabaho. Tapos bigay na. Wala na. Diretso na. Oh, so mainly ang mangyari kasi, kung kayo may mga previous record na nung travels nyo, nakikita naman, eh. So dapat, pero ready pa rin kami. Nagdala kami ng mga papeles namin, proof of income. Dami namin printed. Siguro isang bond paper na. Oh, ready kami. Kumbaga sa ready, mga wala ban. Wala kami hiningi. Return ticket lang. Oh, so ako, return ticket siya. Tinanong lang ng occupation. Pero yun lang, super smooth naman. Kaya
Tuloy na kami. This is it na. After 2 years. Singapore. Singapore na. Let's go. Let's go. Itong trip namin mga kabayan, may set travel budget. Kaya sinusunod namin. Kaya meron po kaming mga technique, no, bilang matagal na kaming nagta-travel para makatibid kayo. Kaya manood lang kayo ng mga vlogs. Di ba? Yes. Masaya kasi nagpasa kami ng immigration. Success. Kasi hindi pa kami nagbe-breakfast. Tapos pagdating mga 3 to 4 hours yung biyahe, so kailangan na muna namin kumain ng madami. So kita-kits tayo sa Singapore. Hours later. So, dito na kami. Ngayon kukunin muna namin yung SIM card. Ito yung nga pala, no, ito yung pinaka maganda raw, the best airport. Ito yung number one airport sa mundo. Kung magkakamali, ka-level niya yung kakatao. Mga kabayan, ngayon. Pasyalin natin. Ito muna tayo. Ayun mga kabayan, ito na nga, no? Ganda, grabe! Legit, dumating na kami sa Singapore. Kailangan talaga dumating kayo rito. Sobrang ganda. Tapos yung mga pictures namin dito, follow nyo rin po kami sa Instagram, sarap maglakbay TV. Yan yung mga pictures namin dito, maganda. Yun, so sana magkaroon din tayo ng ganito, no? Talaga namang iba't ibang lahi nagpapapicture dito. Parang ito na yung pinaka top 5 pag naisip mo yung Singapore, eh, itong Jewel Changi na ano. Jewel Changi, ang tawag dito. So, tsaka presko pagdating namin mga kabayan. Sobrang ganda, dito talagang magkaka-picture ka, pwede nang magkaka-picture eh, tinan mo. Gabi. Ayan, so mga kabayan, dito muna natatapusin yung part 1 ng unang-unang episode ng Sarap Maglakbay TV. So, ngayon, part 1 namin ito, last to. Susunod, abangan nyo pa yung panahin mga susunod na vlog dito sa Singapore. So talagang DIY kasi libre lang ito.
Dami namin mga tipid hacks na malalaman nyo. Alam na yung mga clubs namin. Napakamura. Ano nga pala, no? Kinuha na namin yung SIM card tsaka bumili na kami ng EasyLink dito sa airport. So yes, yung... Sabi ko nga lang din. Na yung EasyLink card, 10 SGD, tapos may limang... Meron siya nakalagay na limang SGD na pwede mong bakit. Ayan. So, meron pa kaming 5 days dito. Tignan natin hanggang sa end po ng series natin sa Singapore. Magkakaroon kami ng breakdown para paano kahit paano makamura kayo. No? Or pwede nyong gayahin yung itinerary na. Ayun, maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye.